Iyalay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa araw na ito ay ating ipinagdiriwang ang kapistahan ni Santa Rosa de Lima. Tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong si Santa Rosa ay mag-alab sa iyong pag-ibig. Ano pat nilisan niya ang tanang bagay sa daigdig upang tanging para sa iyo makapamuhay ng may matinding pagtitiis na bukal sa kalooban bilang tugon sa kaniyang pagdalangin. Kaminawang tumatahak sa iyong landasin ay makalasap ng tamis ng pag-ibig sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mag-isipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong panahong iyon, ang mga taga-Sikem at Bet-Milo ay sama-samang nagpunta sa may sagradong puno ng ensina sa Sikem at itinalagang hari si Abimelech. Nang mabalitaan ito ni Jotham, tumayo siya sa itaas ng bundok ng Gerizim at humiyaw, "Mga taga-Sikem, makinig kayo sa akin at makikinig sa inyo ang Diyos. Noong unang panahon, nag-usap-usap ang mga punong kahoy upang pumili ng hari. Sinabi nila sa olibo, 'Ikaw ang maghahari sa amin.' Sumagot ang olibo, 'Kakailanganin kong itapon ang aking langis na gamit sa pagpaparangal sa mga Diyos at sa mga tao kung ako ang mamamahala sa inyo.' Sinabi nila sa igos, 'Ikaw na ang maghari sa amin.' Ngunit sumagot ang igos, 'Kakailanganin kong iwan ang masasarap kong bunga kung pamamahalaan ko kayo.' Kaya sinabi nila sa ubas, 'Ikaw na ang maghari sa amin.' Sumagot ang ubas, 'Sa akin nang gagaling ang alak na pampasaya sa mga Diyos at sa mga tao. Kakailanganin kong iwan niyaon kung ako ang maghahari sa inyo.' Kaya sinabi nila sa dawag, 'Ikaw na nga ang maghari sa amin.' Ang sagot ng dawag, 'Kung talagang ibig ninyo ako ang maging hari, sumilong kayo sa akin. Kung ayaw ninyong sumilong, magpapalabas ako ng apoy upang sunugin ang mga sedro ng Libano.'
Ang salita ng Diyos. Pat sa Diyos. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Nagagalak ang hari o poon dahilan sa lakas mong bigay. Siya'y nagagalak sa kanyang tagumpay. Binigyan mo siya ng lahat ng kanyang mga kailangan at iyong dininig kanyang kahilingan. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Dinalaw mo siya na ang iyong taglay ay gintong korona. Iyong pinagpala't pinutungan siya. Hiling niya'y buhay at iyon ang iyong ipinagkaloob. Buhay na mahaba't walang pagkatapos. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. At naging dakila, pinakadakila mo ng iyong tulungan. Naging bantog siya't makapangyarihan. Iyong pinagpala ng pagpapala mong walang katapusan. Nagagalak siya sa iyong patnubay. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Magsitayo na po ang lahat. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating nilolob. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad ang talinhagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na isang denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kaniyang ubasan. Lumabas siyang muli nang mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya nang mag-ikakalabing dalawa ng tanghali at nang mag-iikatlo ng hapon. At gayon din ang ginawa niya. Nang mag-iikalima ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng iba pa ring manggagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho," sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kaniyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan magmula huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-iikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-iisang denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng isang denaryo. Pagkatanggap nito,
nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, isang oras lang po gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakakapasong init ng araw. Bakit po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin? At sinabi niya sa kanila, kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maaano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna po tayong lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Magandang tanghali po. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po, tanghali sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ngayong araw na ito ay ginugunita po natin ang kapistahan ni Santa Rosa de Lima, isang dalaga, ang unang santa ng Amerika. Siya rin ang patrona ng Timog Amerika at ikalawang patrona ng ating bansang Pilipinas. Kalimitan po ay nalilinlang tayo sa isang kagandahan dahil sa panlabas na anyo. Malimit, naaakit agad tayo sa pisikal na kagandahan. Kumbaga, mabilis tayong ma-attract sa mga magaganda. Kapag ka nakita ng mata na may kagandahan, una niya itong napapansin. Kapag may nakita tayong magandang damit, magandang kagamitan, magandang sasakyan, magandang bahay, magandang mukha, ay agad tayong naaakit. Subalit ang lahat ng ito ay panlabas lamang. Ang tunay na kagandahan ay iyong hindi makikita sa panlabas, kundi mas higit ang kagandahan ng kalooban. Ito ang itinuturo sa atin sa ating pagbasa sa araw na ito, na ang Diyos lubhang mahabagin, punong-puno siya ng kagandahang loob. Hindi siya tumitingin sa pisikal na anyo. Ang mahalaga sa kanya ay ang laman ng ating mga puso. Kung babalikan natin ang talinhaga sa Ebanghelyo, noong maghanap ang may-ari ng ubasan ng mga manggagawa sa iba't ibang oras, ay binayaran niya ito nang pantay-pantay, hindi dahil siya ay may paborito, ngunit dahil siya ay puno ng awa at habag. Kahit na may nahuhuli, binabayaran pa rin niya ito ng tama, sapagkat siya ay ang Diyos ng katarungan. Kaya naman, kapansin-pansin din po sa talinhaga ang mga reaksyon at pag-uugali ng mga unang manggagawa ng umaga pa lamang. Nagreklamo sila kung bakit pantay lang ang ibinigay ng may-ari sa kanila, samantalang
mas matagal silang nagtatrabaho sa ilalim ng init ng araw. At ang sagot ng may-ari, wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa mga ari-arian ko o naiinggit ka lamang sa aking kagandahang loob? Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, minsan napapatanong tayo sa ating buhay, bakit minsan kahit anong pagsusumikap ko, hindi ko malampasan ng ibang tao? Minsan, kahit anong sipag ko, hindi ako umaangat kagaya ng iba. Mga kapatid kay Kristo, patuloy tayong pinapaalalahanan na hindi mahalaga ang kayamanang material sa paningin ng Diyos. Hindi tayo isinilang para mabuhay sa mga material na bagay. Ang mahalaga sa Diyos ay ang kayamanan ng ating puso. Uulitin ko po, ang mahalaga para sa ating Diyos, hindi ang kayamanang material, kung hindi ang kayamanan ng ating mga puso. Ngayong araw na ito, binibigyang pansin natin ang buhay ni Santa Rosa de Lima ng Peru. Bagamat malarosas ang kagandahan ng kanyang mukha at ang kutis niya kumpara sa ningning ng asukal, ay kasing ganda rin ito ng kanyang kalooban. Hindi niya ginamit ang kagandahan para iangat ang sarili at parangalan ang kanyang sariling kagandahan. Bata pa lamang siya, kinakitaan na si Santa Rosa ng kakaibang kakayahang magtiis ng anumang matinding hirap at sakit ng kalooban at katawan. Sa lahat ng ito, ang Panginoon ang kaagapay ni Santa Rosa, sapagkat ang paghihirap ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno ang tangin niyang inspirasyon sa buhay. Siya ay naging masunuring anak at noong magdadalaga siya ay lalong lumutang ang kanyang angking kagandahan, kaya't marami ang sa kanya ay naakit. At sa kabila ng mga papuri na natanggap niya, kanyang tinalikdan ang mga pang-aakit ng kamunduhan at upang tigilan ang mga manliligaw, kanyang pinagaspang ang kanyang mga mukha't kamay at ginupit ang kanyang mahabang kaakit-akit na buhok. Mahirap talikuran ang kamunduhan, ngunit nagawa ito ni Santa Rosa de Lima. Dahil sa kagandahan, hindi ng kanyang pisikal na anyo, kung hindi sa kagandahan ng kanyang kalooban. Itinalaga niya ang kanyang sarili upang paglingkuran ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Mas pinili niya ang Diyos kaysa komportabling buhay, kaysa material na kayamanan. Kaya naman ngayon ay kinikilala si Santa Rosa hindi lamang ang kanyang pisikal na kagandahan, kung hindi higit sa lahat ang kagandahan ng kanyang kalooban. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, lagi po nating tatandaan na kinalulugdan ng Diyos ang isang taong may malinis at mabuting kalooban. Hindi interesado ang Diyos sa ating pisikal na kaanyuan. Interesado siya sa laman ng ating mga puso. Sino at para kanino tumitibok ang inyong puso? Para lamang ba ito sa inyong sarili? O una't higit sa lahat,
para sa Diyos. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na Poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong kapatid, ang pamamaraan ng Diyos ay hindi tulad ng sa atin dahil ang kanyang katarungan at ang kanyang kagandahang loob ay higit pa sa ating turing at sukat. Lumapit tayo sa kanya habang nananalig na pakikinggan niya tayo at hindi niya tayo bibiguin. At sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang simbahan, sa pamamagitan ng kanyang mga misyonero at tagapagpahayag, naway maipalaganap ang ebanghelyo ng Panginoon nang may katapangan at pagtataga. Manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Tayo naway makapaglingkod sa Panginoon at isa't isa ng walang hinihintay na merito at gantimpala at sa halip gawin lamang ito ng may kabutihan mula sa ating mga puso. Manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang mga walang trabaho, naway dagling makatagpo ng kanilang hanap buhay, manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway masiyahan sa kalinga at unawa ng kanilang pamilya at mga kaibigan, manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang mga nagtiyagang mamuhay ng mabuti sa mundong ito at na mayapa, naway makatanggap ng gantimpala sa makalangit na kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Panginoon naming Diyos, mapagkumbaba kaming naglilingkod sa iyo sa abot ng aming makakaya na walang hinihinging kapalit. Naniniwala kami na nasa piling ka namin at binibiyayaan mo kami ng mabubuting bagay dahil sa iyong anak na si Jesus, ang aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawa. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan
at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayong ginugunita namin ang dalagang si Santa Rosa ay kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay, ay magpagindapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Hesukristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayong sa aming ibinigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kampinang tanan, ito ang pinanggagalingang amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila
at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, Santa Rosa de Lima of Peru, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadeboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Amen.
Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Rosa upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati